lumabas yung ano ano, lumabas yung mga yung ati issue. I actually posted a report of ati in Boracay na binarikadahan yung kanilang mga properties ng developer sa Boracay noon. I posted that news report from GMA several days ago. Ayan, pakita ko lang. At ang nangyari nga is that it looks like kinakamkam na yung mga lupa na ibinigay sa mga katutubo natin. Ayan. Sana yung... Nangyari to ng Holy Week eh. Ayan. Ay, asa na ba yung pinost ko na yun? Eto. So, pinost ko siya 4 days ago. Hi. Dahilan upang 3 araw makulong sa loob. Ayan. So, pinost ko siya 4 days ago pa. Na, kasi dyan yung, then 27 pumutok yung issue eh. 27 pumutok yung issue. So, apparently, yung mga ati na nag-ano dyan, yung mga ati sa Boracay, sila ay beneficiary ng nabigyan sila ng CLOA ng ownership ng lupa diyan noong panahon ni PRRD. Noong panahon ni PRRD. Ngayon dahil nga ang dami nang nagkwe-question na parang paano nangyari yun? Bakit na itsapwera yung mga ati doon sa sarili nilang lupa? Anyare. 'Di ba? Anyare. Yung nakipaglamay, nasa lamay pala si BBM ngayon. Sino tong bagong ano? Marbil. Ito. Ayan. Ito yung naging sagot nung ano, ito yung naging sagot ng Presidential Communications Office. So ang sabi nila, yung mga nawalan daw na kasi na-cancel yung CLOA nila eh. Na-cancel yung in-award ni PRRD sa kanila. And ano ha, maano lang ha. You know, if you have time, you may want to listen doon sa speech ni PRRD kung bakit niya binigay yung parte na yung sa mga katutubo doon. Sabi niya, ito binibigay ko tong lupa na to sa inyo at yung mga parte diyan ng mga lupa ay mga prime lots. So aware si PRRD. Aware si PRRD na yung lupa na pinamigay niya, although maliliit, pero pinamigay niya sa ano, ayan. Ayan. Hello, Jay Guevara. Ayan. Merong... Ayan. Hello, hello, Jay Guevara. Ayan. Yung mga lupa doon, aware si PRRD na meron talaga siyang commercial value moving forward. Sa speech ni PRRD, alam niyo sabi niya doon sa mga katutubo, ito binigay ko to sa inyo, hindi niyo to po pwedeng ibenta. Hindi niyo to po pwedeng ibenta. Ito ay sa inyo, pero mapapakinabangan to ng mga apo ninyo. So pagdating doon sa mga kaapu-apuhan nyo, ang value nito, milyones na. So that is going to change your lives. Sabing ganun. So ibig sabihin, si PRRD, iniisip niya na itong mga lupang binigay ko sa inyo, hindi nga niya sinabi na ano yun, taniman nyo yan or whatnot eh, di ba? Hindi yun yung purpose ng pagbigay ng lupa dun sa kanila. Actually, PRRD is giving them a lifeline, di ba? A golden goose that they can sit on. Di ba? It is like, parang yung lupa na yun is a golden goose that is gonna lay golden egg
when the proper time comes. Ayun. I-play ko lang, hindi ko na i-show dito yung ano na yon, yung report na yon ng ano, sounds lang kasi baka makopyright na naman ako. Pero ito yung report diyan. Bago natin puntahan yung sinabi ng ano, sinabi ng Presidential Communications Office. Nakakaloka. Alam mo, nung napakinggan ko yung report na yon, yung statement na yun ni PRRD, grabe talaga yung pagkatatay ni PRRD para sa mga Pilipino. Grabe yung pagkatatay niya. I mean, ay, Diyos me. Ganun dapat eh. Teka, asa na yun? Ba't nawala? Ayun ba yan? Teka lang ah. Eto. Ang rehabilitasyon sa Boracay, binigyan naman ng gobyerno ng lupa ang mga miyembro ng Ati Tribe na unang nanirahan sa sikat na isla. Live mula sa Boracay, may report si Joseph Morong. Joseph. Jessica, 274 hectares ng lupain ang ibinigay ng Pangulo sa 484 na mga benepisyaryo ng lupa sa Boracay at sa mainland sa Malay-Aklan. Sa Boracay Island mismo ay 3.2 hectares ng mga lupa ang ibinigay sa mga ati. Bilin ng Pangulo. So 274 yung total na, hectares yung total na binigay, 3.2 na bigay sa mga ati according to the report. Ingatan at linahin ang lupang ibinigay ng pamahalaan sa kanila. Narito ang pahayag ng Pangulo. You are lucky na kayo nagkaroon kayo ng lupa. At yung lupa na yan binigay ko sa inyo, kasali yan sa pag-angat ng presyo. It's very hard now to acquire a land dito and it could be million. If you want to build something, yung lupa ninyo, hindi ninyo mapagbilian. But siguro, pag wala na kayo sa mundo, ang sinabi ko during the cabinet meeting, we were discussing about it. And I told them, kung ipagbili ng mga anak ninyo, apo ninyo, million na yan. Ang sinabi ko sa cabinet, at least kayo, in your lifetime maybe, o yung mga anak ninyo, apo, makatikim ng pera na malaki. Diba? Grabe no. Yun sabi ni PRRD, sabi niya, ako, yung lupang binigay ko sa inyo, kasama yan dun sa mga maa-appraise talaga, magkakaroon ng appraisal. Kailangan kasama talaga yan sa magkakaroon, maa-appraise ng mga property. So ngayon, binigay ko yan sa inyo kasi kung di nyo yan mabenta ngayon, alam ko na in the future, kung ibebenta nyo yan, magiging milyones yan, makakatikin kayo ng pera. Tapos parang for some reason, itong administrasyon na to, they opt to cancel it. Pagkatapos, ang sabi ngayon nila, binigyan naman namin sila ng ibang pere. Ay, ng ibang lupa eh. Binigyan na lang namin sila ng ibang lupa. Kasi yung lupa daw doon sa, ano, sa yung binigay sa kanila na covered ng CLOA, hindi naman daw yun natatanim. Tapos, merong sinabi dito si, ano eh, merong sinabi dito si, Undersecretary Galit, ayan, Legal Affairs ng DAR, ang sabi niya, dinisclose niya yung 44 bato members. Yung bato members, yun yung parang samahan ng mga ati doon sa Boracay. Galit disclosed that 44 bato members preferred the subdivision of the 1,282 square property among themselves, thus giving them only about 30 square meters each to own. Ngayon, ang sabi naman daw ni Estrella, ang gusto daw niya ay yung mga affected ati ay bumalik sa pagtatanim by giving their own agricultural land to cultivate.
yun yung gusto niya. Ang dito ako nagtataka kasi parang pa, hindi ba required na ano, hindi ba required na kapag ka magdedesisyon ang mga ati ay dapat ito ay chine-check ng NCIP para talagang ma-validate kung yun talaga yung gusto nilang desisyon, lalo na kung ini-involve nun ay yung mga kanilang mga lupa. Pala desisyon ang DAR. Oo nga eh. So parang, bakit kayo yung magde-decide? Tinanong niyo ba yung mga ati kung gusto nilang magtanim? Eh, pa, yun nga eh. Siya na rin nagsabi, ang pinaprefer nila subdivision ng lupa eh. I don't know, maybe they are holding on doon sa sinasabi ni PRRD. Diba? Sabi ni Carlex, sinungaling talaga ang gobyerno ni Kuting. Baka fake yung soil sample na ginamit nila for testing para i-justify na hindi pwedeng pag-agree yung lupa ng mga ati. Pero kasi Carlex, ang question kasi doon, PRRD is aware that the lupa na binigay niya is really not meant for agriculture. Binigay niya talaga yon. Binigay talaga niya yung mga lupa na yon. Because deliberately eh, sinabi niya na parang ito, mag-increase talaga yung value niyan because I want you to have money in the future. And I think it's a very practical approach pagdating dito sa mga distribution ng lupa, no? In the first place, yung Boracay, sila naman talaga taga dyan, eh. Kanila naman talaga yan. Diba? So, kaya hindi ko alam, parang, bakit ganito yung sinasabi na, ano, na, hindi kasi gusto ko magtanim sila, eh. Ang tanong, gusto ba ng mga ati na magtanim? Diba? So, bakit nyo kinansin? Ngayon, eto ha, maniniwala ako na talagang you are looking after the welfare of the ati. Kung kunwari, naliitan kayo dun sa binigay ni PRRD na lupa. Okay, naliitan. Ang liit kasi nung binigay ni PRRD na lupa. Eh. So ganito ang ginawa namin, binigyan namin sila ng additional na lupa na pagtataniman nila. Boom! Ganun po mag-care sa mga ati. Hindi yung parang, ay, kinansal na namin yan kasi ibibigay namin sa iba. Bibigyan na lang namin sila ng lupang ibang tataniman nila. It sounds kamkaman in all angles po. Diba? It sounds like a kamkaman. Diba? Ibig sabihin, may pinaboran ka dyan na, lalo na yung developer na kumamkam nung lupa na yon, na covered ng kloa ng mga ati. Diba? Kung talagang gusto niyo pong tulungan yung mga ati doon, inirespeto nila yung existing nilang karapatan doon sa kloa na binigay na ng previous administration, pagkatapos, binigyan niyo siya ng lupang tataniman. Ganon! Diba? Eh sila yung ano doon eh. Sila yung taga doon eh. Maganda yung location for business, that's why, sabi ni Sky. Exactly, yun yung purpose, yun yung point. Eh, ang problema, buti ba sana kung hindi natin alam eh. Kaso, yung rationale ni PRRD, nung binigay niya yung lupa doon, alam niya na parang for the atis, it's going to be, there's going to be a commercial benefit for them when the proper time comes. Deliberate yung intention ni PRRD, binigay ko yan sa inyo kasi alam ko, darating ang panahon, it will give you wealth. It will give you wealth. So ngayon ito, nagkakanda itong DAR sa pag-explain na kaya daw nila ginawa yun kasi gusto daw nila magtanim ang mga ati. Wow! Talaga lang ha? Kung kaya ng gobyerno mangbawi ng kloa, hindi kaya ginagawa nila yan sa ibang lugar para kamkamin ang gahamang developers? Exactly! That's the bigger picture. That's the bigger threat here. Kung kaya na itong administrasyon na magbawi na lang ng basta-basta ng mga kloang ibinigay niya, eh putang ina, di lahat ng mga trabaho, lahat ng mga hard work ni dating Department of Agrarian Reform Secretary John Castriciones at yung mga hard work nitong administration na to will put into note. Diba? Puta, pinamigay na nga ng bonggang-bongga yan pagkatapos government din palang babawi. Ano yun?
Hindi ba dapat ang direksyon nitong administrasyon na ito ay irespeto yung mga desisyon at intensyon ng previous administration sa pagpapamigay ng mga lupa? Ngayon, if you think that what PRRD done is insufficient, then you give more. Diba? Kung feeling nito ni Estrella, hindi sapat yung clue ang nabigay ng mga na-receive ng mga ati doon sa Boracay, eh di bigyan niyo pa sila ng farmland. Diba? Yun ang problem kasi dito sa yung how they treated yung problema ng mga ati. It is like yung ano, it is like their action doon sa Bohol problem. Diba? Walang ownership, they do not want to look at the long-term solution. They do not want to think of a solution that will endure for longer period. They do not want to think of a solution that is amenable to everyone. Ayaw nilang maghanap ng win-win solution. It looks like this government has a goal at yung mga desisyon nila nakaayon dun sa goal na yon, at yung goal na yon ay para sa interest ng mga certain individuals lang. Diba? Why are you going to say na hindi siya akop sa agriculture so kaya kinancel na namin at kaya siya nabili na ng iba? Because I think ang priority dapat nitong ano na to is to make sure that the ati's welfare are protected. May reason kung bakit binigay yun ni PRRD sa kanila eh. May reason. And you know, even if PRRD wasn't able to change their poverty at that moment na binigay niya yung lupa sa mga ati, in PRRD's mind, alam niya na matatapos ang kahirapan ng mga ati kapag dumating ang panahon na pwede na nilang ibenta yung property na yon, and they are going to gain so much that it will change their lives and their poverty end will end. Diba? So yun, diba yung ayaw maghanap ng ano ng solusyon, yung walang pake pagkatas ang ginagawa nitong administrasyon na to, panay China, 'di ba? Hindi dumudugo yung puso ninyo para sa mga kababayan nating indigenous people, para dun sa mga kababayan natin who are, by the way, 'di ba, ay kinikilala natin bilang mga group. Alam niyo po, itong mga katutubo natin, kailangan talaga nito ng pagkalinga galing sa atin. 'Di ba? Magtatalo-talo pa ba tayo diyan? Magtatalo-talo pa ba tayo diyan? Kasi nga itong mga katutubo natin, namuhay sila, nag-endure sila dito sa Pilipinas. 'Di ba? Wala silang pakialam doon sa mga sistema natin na mga yung mga burokrasya natin, hindi sila familiar diyan. That is why we have a moral obligation to protect them that they are not going to be taken advantage pagdating sa mga burokrasya na hindi sila familiar. Meron po tayong moral obligation to protect them. Because these people have endured, they existed even before, Diyos ko po, even before magkaroon pa ng Pilipinas. So hindi ba dapat, ay hindi, yung we will stand by the legality, kineme, ganyan. Diyan nga po naluloko yung mga indigenous people natin eh. Yung magbabagsak kayo na ito yung legal, kasi ano naman, ay hindi namin mababago yung decision, kineme. Putang ina, baguhin nyo nga. Baguhin nyo nga po kasi detrimental nga yun sa mga ita. Sa mga ati doon. Yun nga po yung hinihingi sa inyo, baguhin nyo yan. Kasi yung mga indigenous people po natin, ay sila ay hindi po siya katulad ng mga taong normal na kagaya natin. Sige, pagka kami, banatan nyo kami. Eh, ito kasi legal to, ineme, ganyan. Pero pagdating po sa mga indigenous people po natin, hindi po ganun.
ganun. And so, it shows na itong administrasyon na to, wala talagang pagmamahal. Sa, you know, that is why we can compare PRRD's leadership to BBM's leadership eh. BBM's leadership is, ano, no, yung pagiging spoiled brat niya, yung being served, yung being, ano, being given whatever he wanted, and doing things his own way without regard kung sino yung mga matatapakan. Spoiled na spoiled. So kaya dito po nagagalit yung mga ano no, yung mga Duterte supporters sa ganitong klaseng pamumuno. Kasi po nakita niyo naman yung speech ni PRRD nung inaward niya yung CLOA para sa mga sa 44 na ati. Nagpapakatatay. Para sa sambayan ng Pilipino, para sa mga ati. Something that you cannot achieve in your lifetime, BBM. Bumaba ka na, hindi mo kaya to. Walang mapapala ang bayan sa'yo.